Hello. Good morning. So, may job tayo today. GPU. So, gusto ng ating customer, gawin natin siyang content sa ating blog. Ayan. So, ito yung ating customer. Si Sir Franz. Shoutout kay Sir Franz. Franz Velasquez from Tondo, Maynila. So, color 4GTX 1650. 4GB. DDR6 na yung VRAM niya. So, ito siya. No power. So, ito yung box niya. So, pinadala lang ito sa Lalamove. Ayan. So, tingnan natin siya. Ano problema? So, natanggal ko na siya. Wala siyang, paste. Bali ito, 5 months use. Pagkabili din, pinalagyan ng thermal paste. Ngayon, na-break yung warranty. Sayang. Nang hinayang siya, hindi niya alam. So, yun. Na-break ngayon warranty din bigla naman siyang nawala ng power. Yun, pinagawa niya ulit dun sa pinagdala niya. Wala ng thermal paste. Bagong-bago po. 1 year warranty tapos 5 months lang yung nagagamit. Ayan, after magpa-thermal paste, nawala naman siya ng power daw. Yun na sabi yun. Hindi, sayang, walang warranty. So, papa-repair niya ngayon sa atin. Nakita na tayo sa YouTube. So, yung i-re-repair natin ay cooler. Power cooler GTX 1654GB DDR6. Okay. So, check natin ang kanyang 12 volts. Shorted yung ating 12 volts. So, yung ating 3 volts. So, kita nyo ba? 4 pin from here. Start dito. So, may guhit na to. 4 pin to the left. Then, yun yung 3 volts. Then, yung first 3 pin sa unahan, 12 volts yun. Yan, shorted siya, pero yung 3 volts not shorted. Then, yung external power supply here. Check nyo siya. So, shorted din siya. Shorted. Ayan. So, itong coil. So, hindi naman siya shorted. So, wala tayong idea kung ilang volts ang pumadaan dyan. So, not shorted. Ito, 12 volts. Shorted, syempre ito kasi 12 volts. 12 volts nga tama. So, itong coil na to, para saan to? So, walang sundutan sa likod. So, itong mga MOSFET na to. Ibig sabihin, lahat ng 12 volts nito, shorted siya. Shorted. Kasi shorted yung ano eh. Ayan. Di, ibig sabihin, shorted din. Itong kabila, shorted din siya eh. So, check natin yung gates. So, yung gates lang naman yan eh. Ito yung pin number 1. Then, ito yung gates. So, not shorted naman. So, dito, ito yung gates. So, not shorted. Ayan. So, ano na kasi ito, pull to ground natin. Pull to ground. So, may shorted siya. Dito naman na hindi. Ayan. So, dito, check natin yung gates. So, not shorted ng gates. So, not shorted. So, dito. So, shorted. Shorted yung gates. Pero dito, hindi siya shorted. So, ito yung isang shorted. So, baba natin. Yan. So, shorted natin to. Yung gates niya. So, may lapit siya sa capacitor. So, pa-slide yung hot air pa ganyan. Hindi naman niya basta-basta pumaputok. So, shorted din ito. Kasi 12 volts. Tama, shorted niya. So, kailangan natin siyang tanggalin para makita natin kung mawawala yung shorted. Kasi shorted din yan dito. Ilan tayo? 3. So, 3. So, shorted din siya kasi yan nga. Kailangan natin tanggalin. 3. So, 3. Okay, tanggalin natin ito isa na ito. Kasi may gates sa kabila. So, ito everything BIOS. So, ito yung controller. May mga hinang na siya eh. May mga dumanan ng technician kasi. So, ito yung BIOS. Ito na yung controller siguro. Pinag-isa na. Naka-IC na siya eh.
Wala na yung maraming eyes, maraming paa na ganito, style ganito. 4 pins ito, marami ano. So hindi natin alam, parang tinanggal na to eh. Tingnan natin, may pingas. May pingas siya eh. Ginalaw na siya ng ano. So, hindi ko lang alam kung so, tinanggal na nga siya. Maraming natanggal na pyesa dito at saka dito. Kailang order pa tayo ng pyesa nito. Bago siya. Bagong ano, serial. Wala akong ganito. SM36, SM4364A. So nabasa siya oh. Ano kaya ito, nilinis? Ay tunas-tunas siya eh. Original bang ginagamit niyang ano? Base, thermal pad. Ito tunas siya. So tanggalin ko na siya. Tanggalin ko muna itong plate. Wala na cellphone na. By slide. So, pull natin 500, tapos 50 ang speed here. 50 ang air. Alis na katawa kayo mag-ano. Alis na, inom na. Good job. So, patagilid. Tagilid yan. Para hindi pumutok yung ano. Okay. Check natin kung shorted pa rin siya. So yun, wala yung shorted natin. So connected lang yung 12 volts din eh. Ayan, pansin nyo. Tapos dito, so wala na rin siya. Wala na yung shorted natin.
So, tingnan natin dito, baka shorted. So, 5. So, tingnan natin kung ilan. Okay, 4. So, shorted ba siya dito? Dual pala to. Naka-dual MOSFET din. So, nakadalawahan. Pull to ground to eh. Sa kabila. So, 4. So, wala yung gates dito. Siwa nito. Nakawala. So, pull to ground eh. So, ito. Wala na yung shorted. So, ito. Ito, pull to ground. Ah, hindi pala. So, magaling yun. Ito. 12. Yata yan. Nabaliktad ang position. Ito ang 12. Hindi. Ito nga ang 12 siguro. Tama ito ang 12. Then liliban. Punta dito. Tapos liliban ulit dito. Drain. Ah, drain. Then source. Source. So, source. Then dito. Ito. Tapos dito. Sandi ba nulit siya dito? Four. So, wala lang tayong IC. Na ito. Order pa. So, okay. Check natin yung gates. Shorted din ang gates. Shorted ang gates. Okay. Tingnan natin kung pwede yung SM43. Isa? Yung isa? SM43. Tingnan natin kung parehas. So, then search natin kung pwede yun. Yung karamihan kong ginagamit. So, ito, ayan eh. SM4364H eh. So, tingnan lang natin kung parehas. SM4364A. Ayan. So, check natin kung parehas siya ng specification. SM43. So, replacement na lang yung nandito. Ito. Oo nga, puro replacement. Pero, pag sinurge natin, is, ano lang siya. So, replacement. Ano ba ang palitan to? Nakalimutan ko na.
Nakalimutan ko na palitan yung properties. So, yan. Ito pala. Yan. So, yan pala yun. Ayan. So, desktop. So, ito. Ay! Napindot. So, ayan. So, ayan yung channel list natin. Tapos, lumabas naman. Pero, may puro anong lumalabas. Replacement na lang siya. Iba yung startup ng number. Ayan. So, tingnan lang natin. Ito yung lumalabas eh. Yung channel MOSFET. Tapos, ano nga yung IC natin na isa? Check ko lang yung IC. Nalimutan ko na eh. SM4377. Anong difference? SM4377. Okay, check natin. SM77. Para makita natin yung ano difference. Kung pwedeng. Kasi in-channel din naman siya eh. Ayan, in-channel MOSFET din. 30 volts, 50 amperes. So, yung kabila. So, ito ay 10 volts lang. Mas mababa. Mas mababa siya. So, ang drain source niya is 30 volts. Drain source, 30 volts. So, drain source, 30 volts. Okay naman pala. 30 volts, tapos ang gate niya, gate source is 20 something. So, parehas lang. 150. Tapos, ang kanyang amperahe. 20, diode continuous forward current. Ampere natin ay 50 ampere. 30 ampere. So, parehas lang. 30 ampere. Hindi pala 20 ampere lang itong isa. So, mas mababa. So, tumaas siya ng 10 ampere. Pwede rin naman kasi in-channel din naman siya ako. So, amperahe lang nagkabaan, tumaas. So, hindi agad siya mapuputok. Kasi mas mataas ng 10 ampere. Ayan. So, parehas lang naman siya halos. So, 10 volts, 4.5. 10 volts, 4.5. Ayan, press lang. Tapos, ano naman siya parehas in-channel MOSFET. So, yung channel MOSFET din naman siya. So, pwede. Try natin. Kung mag-works yung ating ginagawa. So, replacement bago to. Okay. So, na tayo? Back to ano na tayo? Back to repair. Okay. Yan. So, 30 ampere din versus for 20 ampere. Subukan natin. Wala naman ako nakikita ang shortage sa next MOSFET eh. Wala ako nakikita ang shortage dito eh. Kasi ito ay 3 volts. Okay? 3 volts. 3. Kasi dito, ang basa niya is 4. So, may 1 ohms. So, 3. 3 ba? So, kung babasahin natin sa likod, sasabihin natin siya shorted. 4, 3. Ano ba dapat? 2. Okay. So, hanggang 2 pala siya. So, may 1 ohms siya. So, pwede.
Pwede, pwede. Subukan natin. Pag nagpumutok yung IC kong pinalit dito, sa tanggalin natin itong dalawa. Ganun lang yan. Pero nakita ko naman eh, mukhang hindi naman eh. So, check natin kung shortage yung capacitor. Bakit ma? So, hindi naman shortage yung capacitor beside. Kasi connected yan dito sa IC na to. Itong IC na to. Tinanggal na eh. May nawawala dito yung pyesa saka dito. So, hindi ko alam kung nawawala or kuminis lang dahil tinanggal yung IC. So, try natin. Itong still shorted. Okay. Start. I-pull natin yung speed 500 na para mabilis. Hindi pumutok ang capacitor. Okay. Check natin sa microscope kung nag-fit ba. Ay, hindi. Pangit ang align. So, pangit. Ayusin natin. Ayan. Press. Okay. Automatic. Ay, may natanggal pa lang ano, capacitor. Ito yata yung dito. Opo, naka-program siya. So, may natanggal ng capacitor. Okay. Okay. Nalaglag pala. Nalaglag ang ating saksak. So, ayusin lang natin yan.
Okay, sana matapos na. Isang MOSFET lang. Para tapos na. Okay, dapat. Okay. So, maraming blocks dito sa likod. Wala ko nang ginawa dito. So, dito may blocks din. Baka tinanggal kaya itong MOSFET. So, shorted ba? So, malalaman natin yan. Magde-display o hindi. O mag-short ali ang MOSFET. So, ano itong may mga nandito? May mga ano siya. Parang may mga nabasa. Siguro nabasa ito. Kasi may marking siya ng ano, corroded parts. Ah, kaya nasira. Ayan. May marking. May marking na nabasa. Wala tayong idea. So, BIOS to. So, ang ginamit ng IC ay ganon. So, tinanggal tong IC na to. Hindi ko alam natanggal dito sa kadito. Tingnan lang natin kung anong result. Kung anong result ng ating repair.
So ohms, read tayo by ohms. Read natin ang gates. So there 3 mega ohms. So 1.7. So 1.8 mega ohms. 2.0 mega ohms. So diode mode tayo. Excuse me. Parang hindi siya connected. Hindi connected ang gates na ito. Bakit kaya? Minalawa ang ano nito eh. So ito naman, ano na ito eh. PWM na ito eh. Ginalaw kasi ito eh. Hindi natin alam. Subukan natin testing. Subok lang. Para makita. O ano bang status. Mamamatay naman to kung ano. So, power on. Okay. Putok again. It's already shorted. Shorted again. Shorted. It's shorted again. Again. Hindi. Shorted pa rin. So, shorted siya ulit. So, pinagtataka ko, wala siyang gates. Ang bala siguro dito. Naginalaw na kasi siya eh. So, trying hard tayo. Trying hard. So, may 10 ohm, 10 volts naman siya. Shorted dito. Dito, shorted. Try, tanggalin natin yung shorted muna. Yan. So, napag-alaman ko na, so, balibaligtad pala yung kabit nung gumalaw na technician itong nire-repair natin na GPU. Kung mapapansin natin siya. So, kaya pala siya nag-short. Nagkakaroon ng problema. So, baliktad siya. So, tinignan ko kasi siyang mabuti. Ayan. So, kung mapapansin nyo, guys. Eto. Sabi nga nung tikne, sabi nung may-ari, yun nga daw ginalaw. So, ito yung marking, dot. Ibig sabihin, nandito dapat ang kanyang arrow. Pero kung titingnan nyo siya, guys,
Yung marking na dot na yan, dapat nandito siya kasi ito yung arrow niya. Kita niya yung puti na yan. Tapos yung ito, may square dito sa dulo. Kasi dito, pantay diretso ang sukat. Samantalang dito, nagkaroon siya ng dash. Ibig sabihin yung arrow, itong point na to, pin 1, ay isis nandito. So, baliktad pala siya. So, kaya pala siya pumuputok. Yung IC na pinapalit natin sa kabila. So, tinanggal ko na siya, guys. Off the camera. Yung nandito kasi, hindi naman siya shorted eh. So, yung nandito, yun nga, pumutok ulit or nag-shorted agad ulit siya. Pero yung nandito, hindi siya shorted. Yan. So, wala siyang issue dito. So, yan. So, nag-checking-checking ako. Ayun yung isang ano, microscope inspection tayo. So, wala naman tayong ibang napansin na pyesang ginalaw, kundi ang ginalaw na pyesa lang ay ito at yun ito. Ayan. So, yun yung napansin ko. So, baliktad siya. So, ang gagawin natin yan ngayon is i-remove ko siya. Hindi ko lang sure kung okay pa siya. So, wala tayong idea. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng power after natin siyang tanggalin. Ayan. Subukan natin siya. So, baliktad siya eh. Ayan. So, hindi ko alam kung medyo marunong yung gumawa or ano. O, nagkamali lang siya. Ayan. So, remove natin yung IC na yan. Kasi wala tayong choices kundi i-remove siya. Ayan, so na-remove na natin siya, guys. Yung IC. So, baliktad itong IC na to. Dapat ang position nito ay nakaganito. Ayan. So, mali yung pagkakalagay nung nag-repair. So, ito. Hindi rin maayos yung mga pin kasi dapat clean yan. So, ayan. Wala tayong magagawa kung nangyari na yan. Then, nakuha na ng may-ari. So, linisin ko na lang siya, guys. Wala na tayong magagawa dyan. Yun nga lang, sabi ko dun sa may-ari, kachat ko. Malaki, sir, magagastos mo, sir, kasi dami nasirang piyasa. Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi na, yun nga, nagalaw na. Wala na akong magagawa dun. So, hindi ko alam kung na-damage yung IC na to. Yung IC na ito na ano, ang value niya UP1909R. Check natin kung magkano siya. So, UP19. Ayan, UP1909R. 09R. Ayan, meron dito lumabas. Magkano kaya siya? So, ayan. So, mukhang hindi siya available. Oo, hindi nga siya available, guys. Dahil bago pa itong modelo ng available lang siya sa ibang bansa. Ayan, AliExpress. Wala lang sa ano. Wala problema. So, wala sa Lazada. Wala din sa Shopee at Lazada. So, check natin. Shopee. Lazada. Check ko lang, guys. Wait for a while. So, ayan. Available naman pala siya. Ayan. Available yung IC. So, ayan. Order pa tayo in case na hindi siya mag-work. Sisirain lang. Sisirain yung ilalagay nating IC. Ang problema, yung IC na pumuputok, yung nasira, yung nag-shorted. So, wala siyang available. Yun ang isang problema. Naghanap na kasi ako nung yung ang value ay SM4364A. So, wala tayo, guys, makita. Ang Amir tayo nakita sa Shopee. Masyadong mahal siya. Nasa 800, 600. Naglalaro yung price. So, medyo mahal. Hindi ko alam kung kaya ng may-ari. Ayan. Yung may kamahalan lang siya. Yun lang ang problema.
Tatanungin ko pa sa may-ari kung kaya niyang presyo. Ayan, so mabaligtarin ko lang siya guys. Painitin ko lang yung aking soldering iron. So, balik ko lang siya. Painitin natin ang hot air. So, maganda dapat ang position. Check natin kung nagpit. Ayan, so mukha naman nagpit. Mukha naman tumama. So ito na yung tamang position ng IC. Ayan, so clean lang natin ng kaunti. Sana mag-works. Tingnan natin. Kasi itong IC na to, ang function niyan is itama yung ano dito sa kabila. Ayan. Kailangan niya itong itama. So, ayos ko lang to kasi merong nalipad dito na isang ano. Santayin lang natin siyang matuyo. Then, wala pong nakakabit na pyesa dito sa taas. Dito guys. So, tingnan lang natin kung wala na yung shorted. Ayan. No, kailangan nating ano yung shorted. Para wala na agad magsushort.
Ano naman yan, hindi naman maapektuhan itong mga tay. In case kasi siya na shorted pa rin. Hindi siya maapektuhan. Either wala lang dyan voltage. Kasi ito wala na shorted to. So ito lang kasi nagkukos lagi. So tingnan natin. Pag ito kasi ang controller kasi nitong IC na ito. Itong dito, itong MOSFET na to. Ay itong ano. Itong sa likod na to. Then ang controller naman itong... Ito, I think this is a VRAM supply or not. I don't know. So, ang controller naman ito, ito. Itong IC na to. Then, ito. 1.5 yan in case. So, meron din dito ang MOSFET. Power MOSFET sa kabila. So, titingnan natin. So, kung ano mangyayari. So, palamigin lang natin. Masyado mainit. Tapos voltage natin. So, ito yung dalang MOSFET. Tapos din ito yung sira sa taas. Tingnan natin kung gumana ng maayos. Medyo mahal lang yung IC. Itong ganito yung nasira. So, medyo mahal siya. Sabi ng ating customer ay hindi na lang daw siya magre-rent muna. Hindi magbabayad ng renta. Magawa lang yung GPU kasi kailangan sa trabaho. So, ayan. So, sikapin natin. So, konting ano lang. Palamigin lang natin. Yung palamig-labig na siya ng konti. Kasi ano siya, hindi siya nagpa-power on. So, tingnan natin kung magpa-power on siya. Ngayon. So, salpak natin. So, itong GPU naman nire-repair natin ay sira. So, no choice. Test and test. Try and try. Try and error tayo. Ang sira ay gagawin. Kung magagawa. Tingnan natin kung still shorted pa rin siya. Kasi medyo delikado kasi pag ganun eh. Okay, power on. Ayaw mag-on. So, bakit siya ayaw mag-on? Tanggalin muna natin to. Ayaw mag-unang aking unit. So, ibig sabihin, kailangan muna siyang patayin. Kasi hindi siya mag-on. Kapag naka sa program niya, kailangan mawala yung BIOS write o read. Ayan, nag-on na siya. Okay. Tingnan natin. Still working or not. So, power on natin. Okay, nag-on siya. Okay, patayin natin. Mainit ang GPU. Ayan, so, tingnan natin kung mapagana natin. Ay, nag-una naman. Okay. So, kailangan mapapasok kasi natin yung data. Ibig sabihin nang naibalik natin yung baliktad na pagkakabit ng technician. So, tingnan natin kung magawa. So, malamig na ba? So, may electric pan tayo. Medyo maingay electric pan. Pero no choice. Kailangan natin ng mabuit yung temperature. Heat temperature. Okay, power on. So, tingnan ninyo. May voltage na tayo, guys. Yan, meron tayo. Yan, so may init na ang ating GPU chip. So, meron. One. Okay, may init na.
Okay, 1.3. Okay, may voltage na tayo siya. So, possible. Yun lang yung naging issue natin. Nasubukan ulit natin siyang ibalik. Then, palitan ko yung ano. Kaya pala siya pumuputok. Yun yung isang issue. So, pasaway kasi yung nagkabit. So, wala tayong magawa doon. Subukan natin siyang... Kasi mahalaga itong supply na ito eh. Hindi ko lang alam kung magkaka-display siya. Subukan natin. Kung pagwala siya, magkaka-display. Isang phase kasi yun eh. Ibig sabihin ay pwedeng hindi gumana kapag wala siya. Subok lang. Wala namang mawawala eh. So, mayroon kasing ibang video card kapag wala yung isang phase ng beer at phase niya na yon sa, ano to? Ito, GPU phase. Hindi ko alam, B-core phase, I think. So, try natin, power on. So, meron tayong heatsink dito. Nasa ng aking heatsink? Ito ba yun? Ayan. So, may heatsink tayo dito. May ano naman to eh. Lagay natin dito. Tapos power on natin. Power on. So, tingnan natin siya kung magkaroon ng display. Wala talagang display. Kasi nga. Ayun. Meron ba? So wala nga. So wala guys. Walang display. Patayin na natin. No choice. Talaga natin. Kailangan natin siyang ilagay. Kasi isang ano siya. Power supply din siya ng GP. Ng B-core natin eh. So, kailangan talaga natin siyang lagyan. Subukan ko ulit siya lagyan ng yung ano. Nilagay ko siya kanina. Where's the IC? Ito siya. Ubus na yung aking SM4377 ba yun? So, ubus na siya. So, ganito ang lagay natin. So, patayin muna natin to. Tapos, ganito. Sorry. Sorry about that. So, gamitan natin siya ng microscope kasi... So, tingnan natin, magkapalit na yung ating ano voltage, yung ating tama at ano, yung may short. Okay, break that. So, okay, it's readable. Okay. So, baliktad rin natin. Okay, it's readable. So, connected. Okay, it's connected. Okay, it's good. It's working fine. So, we need to repositioning. Okay. Ay, ganyan. So, nahin natin sa gitna. So, gamit tayo microscope kasi kanina hindi masyado nagpantay. Ayan. So, microscope. Switch to microscope. Para pantay. So, ano position natin ay ganito. Yan. Then ganito. Oops. Okay, so for a while.
Okay. Okay. So, isa naman. Okay, it's done. Sana gumana ito. Sana naging kusay yung baliktad lang. Kaya pala siya pumuputok eh. Maligtad eh. So, ay. Yun, mahirap kasi pag na-repair ng ibang technician tapos ano, yung hindi na nabalik sa ayos. So, ganun yung nagiging problema. Minsan. Kaya maganda talaga kapag ginawa, balik din sa dati. Para maayos yung ating may pasa man sa ibang technician is maayos. Sana hindi na siya mag-short. Pero naubos na yung aking pyesa. Pag nag-short ulit siya. Baka may problema na yung B-core niya. Kasi nagbalik-baliktad na siya. Ang mga tinamaan ng ibang pyesa. So, palamigin ko lang siya at medyo may init. Kailangan palamigin. Ayan. So, dalawa na yung MOSFET na sira. Tapos yung isa sa likod. So, kailangan pa natin siyang i-test ulit para malaman. Okay. Just wait for a while lang. So, pinalalamig lang natin yung MOSFET na ating kinabit kasi mainit yun. So, bumaba ang resistance. Baka mag-short agad kapag kinabit natin. So, pababain natin ang temperature ng board. So, ready natin yung pagsasaksakan. Saka dito. Saka ito. So, masakit pala sa tainga itong mic na to. Masakit sa tainga yung mic. Ayan. So, okay naman siguro kahit ganito kalayo. Sakit na yung tainga ko eh. Okay, medyo malamig na siya. Nag-cool down na siya. Subukan pa natin. Isang testing. Bahala na si Batman. Kung mag-short ulit, di order ng pyesa. Baka ayaw niya sa pyesa na yun. So, ayan. Lagyan natin dito ng pansamantalang heat. Ayan. So, tingnan natin. Manalangin nyo guys na gumana. Pag nakadalawa, ay siya. Masyadong mauubos ang piyasa natin. Okay. Find the hole. Okay, nagtuloy. So, nag-pan-spinning. We don't know pan-spinning naman siya. Hindi natin alam kung may display. Wala. So, wala. Wala display. Power off natin. Try natin.
ating unang monitor, hindi ko pa yata ito na-on since kanina. Baka naman naka-TV yung monitor ko. Ano ba siya? Okay, naka-VGA naman. So, try ulit natin. Power on. Hindi naman siya pumutok or nag-short. Mana ka, please. Ayun. So, mayroon siya, guys. Kita nyo. May display. It's working. My job is done. Okay. It's working. Power on. Power off. Okay. My job is done. Kaya lang wala akong thermal paste. Yun ang problema. Tinanggalan ng thermal paste nung mayari. Ayan. But it's working. Okay. My job is done. Okay. It's working na. So, the problem nito kasi is ayaw mag-power on. So, ngayon, the problem is solved. May power na siya. Nag-on na siya. May display. So, consider is job is done. Sabi nga ni North Trade Fix, may job is done. Okay. So, wala akong thermal paste. Okay. Thermal paste ang wala. So, naubos na yung thermal paste ko eh. Yan ang problema ko. Ubos na. Wala nang matitira dito ng thermal paste. So, pabili na lang natin yung may-ari ng thermal paste. Yan. Ayun, meron pa pala. Nakakaunti siya. Makakaya pa. Okay, wala na talaga. Kahit ng pilit. Naubos na yung thermal paste. Ang tagal naman tumating ng akin pa-deliver. So, walang stock sa baba. And guys, so, end up mo na yung video. Sumaba na yung oras ng ating repairing. So, it's working naman na siya. May display na siya. So, no worry na about sa no power o shorted. So, wala na tayong dapat ipag-worry pa. Hindi na po yun mag-short or babalik sa dati. Dahil, unang-una naman napakakitang-kita natin yung reason is fault ng first technician na nag-repair. So, baliktad yung MOS, yung ating controller IC. So, baliktad po siya. Yung tinuro ko sa inyo, pinakita ko sa inyo kanina. So, baliktad talaga siya. It's wrong. Mali talaga siya. Kagaya nun, sinisira lang ng sinisira. Bagamat tapos mapansin natin siya, kanina tester ta ako ng tester, yung kanyang gates, kaya pala hindi mabasa ang gates nitong IC na to. Mapansin niyo. Check natin ngayon kung na-read na yung gates. Ayan guys. So mapansin niyo, ay, hindi pala salita ako ng salita. Ah, ayan. Ayan guys, kanina mapansin nyo, tinitester ko yung gauge niya. Tataka ako nung pagkakabit natin ng MOSFET. Hindi siya mag-connect. Ayan, kung papansin nyo siya guys, ayan, may basa, may reading na yung ating gauge. Kanina, wala siyang reading. Yun yung isang reason. So, siyempre, baka, kasi latest version siya ng GPU. Mayroon kasing MOSFET na kaya hindi maabot niya yung controller. Dumadaan siya ng resistor. Ito kasi dumaan siya ng resistor. Eh. Ito, may resistor siya dito. Eh. Pansinan nyo, kahit lumiban ng resistor, ayan. May basa pa rin siya. Kaya dumaan siya ng resistor. Minsan, nabablock lang ng resistor. Eh. Kaya, hindi siya nare-read yung gates. Parang, pag ano, nagdi-detect lang siya. Lalo na yung mga ganito yung IC, yung malalapad, yung maraming paa. Hindi siya basta-basta minsan nababasa. Base lang sa ano natin. So, hindi ko lang sure sa iba. So, yun ay binibase lang natin sa experience. Ayan. So, ayan. Hanggang dito na lang yung ating video repairing sa ating video card. So, yung ni-repair po natin ay ito po siya. So, cooler pole, Battle AX, GeForce GTX 1650. So, DDR6 na po siya guys. Latest model na po siya. DDR6 yung kanyang. Ayan. Ayan. DDR6 na po. Nakapasin nyo. DD4GD6B. B RAM.
Ayan, cooler for GTX. So, DDR6 na po. Latest version po ito, guys. So, bagong bili lang ito. 4 months old. So, ayan. Tapos yun, bigla lang nasira. Tapos yung nagawa dun sa first technician. Ayan. So, marami na akong nasabi. Mahaba na yung ating video ng oras. So, 1 hour mahigit na siguro ito. Kinat ko pa nga yung ibang details na pag-remove nung kanina para i-check ito. So, hindi naman, wala naman, hindi naman kailangan yung alamin yun kung na-remove natin. Kasi actually, wala siyang problema dito. Nung pumutok yung IC, hindi pala pumutok kasi wala naman putok. Tawag dito. Nag-open, nag-shorted. So, generate ko lang siyang tanggalin, din i-check. Baka doon. Kasi minsan ganun kasi siya. Susunsunin mo siya. Kaya siya nag-open o nag-short. Ayun pala. So, mag-inspection tayo sa bio microscope. So, mali pala. Mali yung ginawa. So, binaliktad yung IC. Ayan. So, hanggang dito na ating video. Don't forget to subscribe, like, and mag-comment na rin po kayo kung may question kayo, may tanong. So, maraming salamat po sa inyong pananood. See you in the next video. Bye-bye! Hello, yan. So, late ang ating mic. So, first of all, so, shoutout natin yung may-ari ng, continue natin. So, natapos na natin kanina. So, ito siya, guys. So, shoutout natin yung may-ari ng ating nire-repair na video card na ito. So, yung kanina. So, ito siya, guys. Ayan. Yung 4GB na bagong modelo. So, okay na siya, guys. Ayan ang stress test sa ating customer. So, nagpapa-shoutout siya, sir. So, shoutout lang natin before continue. So, ang pangalan ng ating customer ay... So, nag-alarm na. Ating alarm. So, Samba pala tayo today. Ayan, sa shoutout lang natin. Napakabait nating customer. Si sir. So, shoutout kay sir Franz Velasquez from Tondo, Manila. Siya po ay nagpagawa ng Color Pool GTX 1050 4GB. Yan, DDR6, bagong modelo. Then, shoutout sa iyo, sir. Shoutout po. Salamat po, sir, sa iyong binigay na mechanical keyboard ba ito? 87 key. So, yan po. Nagbigay po siya ng keyboard. Yan, from Tondo, Manila. Pinaship niya sa atin dito. Then, salamat din po, sir, sa binigay ninyong tawag dito, thermal paste. Ayan. Salamat po, sir, sa thermal paste at sa keyboard. Ayan. Thank you. Salamat po ng napakarami. Okay na po ang inyong pinagawa. Ayan. So, napakabait ng ating customer na ito, ni Sir Franz Velasquez. So, kukunin niya na yung video card. Ayan. So, ayan. May stress test natin. 20 minutes na siya. Ayan. GPU niya. Okay na. It's working fine na siya. So, ito yung time natin. Ayan, 22 minutes na siya, stress test. So, dito naman ay 24 minutes, delay lang. Ayan. So, okay naman na siya dyan. Ay, sala pa lang ating mouse. Dito tayo sa kabila. Ayan, so yung load naman natin is 50% pan speed, tapos 100% GPU load. GPU load, 98-97%. So, ayan, hindi babasa. Sorry, medyo... Ayan. So, siya ay 4GB. So, ayan. 4GB. It's working fine. So, ship na natin papunta kay Sir Velasquez. Ayan. Salamat, Sir Velasquez. Sir Franz Velasquez. Shout out po sa iyo, sir. Salamat ng napakarami. Maraming. Sobrang marami. Salamat po sa iyong binigay na keyboard at thermal paste. Tapos, nagpagawa pa po kayo. Salamat po. And guys, so salamat sa inyong panonood. So extension lang ito ng ating naunang video. Shoutout natin kay sir. Then, see you in the next video. Bye-bye!